Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome sa ating episode 248 ng Abot Kamay na Pangarap. At ang ating nakaraan nga ay itong si Lynette ay napili sa isang cover ng magazine. At siya ay nag-guest sa isang television ng Proud Pinay. So talaga namang lumitaw ang tunay na ganda talaga ni Lynette. At proud na proud nga ito si Chang Susan. At syempre ito naman si Moira ay talaga namang nanggagalaiti na siya sa inggit. Kasi nga hindi siya napili at si Lynette ang napili na maging cover ng isang magazine. At may isang eksena nga na itong si Moira ay inaagaw yung bouquet ni Lynette. At nang dahil sa hila niya ng flower na yon ay talagang bumigay yung ano at na-aksidente itong si Moira. Buti naman itong si Lynette ay talagang palaban na. Ibang-iba na talaga itong si Lynette ngayon. Talagang ano na siya, strong woman na siya. At napaka-happy naman talaga kaming mga fans na nanonood kasi yun nga ay talagang lumalaban na itong si Lynette. At pagkadating-dating nga ni Moira sa bahay, ay yung kaagad ang bukang bibig niya kay Zoe na kailangan niyang gumanti. At narinig ngayon ni RJ. At syempre, lahat na naman ng kasamaan ay mapupunta kay Lynette. At maglilinis na naman siya ng kanyang mga ginagawa. So, ang sinabi niya nga ni Moira kay RJ ay si Lynette daw ay tinulak siya at napahiya nga siya doon sa kanyang photoshoot. O, diba? Napakasinungaling talaga itong si Moira. Talaga naman talaga. At ito naman nga si Chang Susan ay talagang ready to back up talaga siya kay Lynette. At yun nga, at lalo ni Chang Susan na inaasar itong si Moira. At si Moira naman ay talagang asar na asar talaga siya kay Chang Susan. Samantala, ito si Doc RJ ay nag-iisip na pumunta siya sa Apex. At ito namang si Zoe at Moira ay ayaw nila. Kasi syempre, ay baka doon maalala lahat ni RJ, ni Doc RJ, ang lahat ng mga kailangan niyang maalala. At tuwang-tuwa nga itong mga kaibigan ni Annalyn at pinapanood yung interview sa ng Proud Pinay kay Lynette at kay Moira. At talaga namang bilib na bilib talaga lahat ng mga kaibigan ni Annalyn, lahat ng mga tao ba na nakaka-inspire naman talaga ang kwento nito ni Lynette. At napansin nga nila na itong si Moira ay parang hindi kasali sa interview kasi hindi nga siya tinatanong ng host. So habang ang nag-uusap itong mga kaibigan ni Annalyn ay biglang dumating si Moira at pahiyang-pahiya talaga si Moira. At sinabi nga din ng isang kaibigan ni Moira na talagang parang hindi siya kasali sa interview at si Lynette talaga ang lumitaw ang kagandahan talaga sa interview at talaga namang napahanga talaga ang lahat ng mga viewers. At tinawagan nga ni Zoe itong si Moira na pupunta nga daw si daddy niya, si Doc RJ sa Apex at pinatawag nga ni Moira lahat ng mga empleyado at tinagsabihan nga ni Moira na huwag daw kakausapin masyado yung kanyang asawa. Pag may nakita niya daw na sobrang kinakausap yung asawa niya, ay papaalisin niya sa kumpanya. O diba? Talaga naman si Moira talaga. O, ang grabe talaga ang kaanuhan ba? Kasamaan. At dali-dali ngang tinawagan ni Doc Ray itong si Giselle na pupunta doon si RJ sa Apex at sabi naman nga nito ni Giselle ay kailangan niya talagang pumunta at magkausap sila ni RJ.
Pero sa tingin ko naman guys ay hindi pa tamang panahon para magkita itong si Giselle at si kasi RJ. Kasi sa ngayon kasi masyado pang malala ang pagbe-brainwash nito ni malala yung pagbe-brainwash nito ni na Zoe at Moira. At di natin alam na baka may sinabi din itong si Moira at Zoe tungkol dito kay Giselle. At nalaman nga ito din ni Annalie na pupunta sa Apex si Doc RJ, pero parang nawala na siya ng gana kasi yun nga naikwento niya din sa isang doktor na si Doc Lindon na parang nawawala na siya ng gana kasi nung last time nga na pumunta siya sa bahay ay parang baliwala lang dito kay Doc RJ. So parang napahiya lang si Annalie kaya parang nawawala na siya ng gana na makita yung tatay niya kasi ayaw niya nga na daw, ayaw na daw ni Annalie na masaktan. At habang nag-uusap nga itong si Annalie at Dr. Lindon, ay nakita ito ni Doc Carlos. At sa tingin ko nga ay parang may binabalak si Carlos na para mapayagan itong ni Moira at Zoe na magkausap at makaharap itong si Doc RJ na magkausap yung mag-ama ng maayos. At yun ay sa tingin ko ay sasabihin nga ni Doc Carlos na pag hindi nila pinayagan si Annalie na makausap si Doc RJ ay sasabihin niya lahat ng mga nalalaman niya na siya nga yung tunay na ama ni Zoe at talaga namang magigimbal talaga ang lahat pag may nalaman talaga yun ni Doc RJ. At ito naman nga si Dr. Lindon ay parang gusto niya nang sabihin na ipaglaban mo Annalie ang karapatan mo kasi ikaw lang ang tunay na anak ni RJ Tanyag. Kasi diba kung babalikan natin yung nakaraan noon na nakita niya nga itong si Zoe at Doc Carlos na nag-uusap at narinig niya talaga na si Doc Carlos ang tunay na ama ni Zoe at hindi si Doc RJ. Kaya parang gusto na din sabihin ni Dr. Lindon. Kaya lang siguro hindi pa din sa ito tamang panahon. At nang pumunta nga itong si Giselle sa Apex, ay nagkasagutan itong si Zoe. At talaga namang si Zoe ay manang-mana talaga sa kanyang nanay na demonyita. At bigla nga itong sinampal si Giselle at hindi niya talaga inisip na ito ay kanyang tita kasi sinabihan naman ni Giselle si Zoe na sana hindi ka na lang naging anak ni RJ ni Obeng, sana si Annalie na lang ang anak ni Obeng at hindi ikaw kasi nga napakasama talaga ng ugali ni Zoe at talagang manang-mana naman talaga sa kanyang nanay. At yun lang po for today's episode ng ating Abot Kamay na Pangarap at sana po nabigyan ko po kayo ng konting kaalaman sa ating episode for today. At shoutout po sa lahat ng OFW sa Ang Sulok Man po ng Mundo at sa lahat ng mga OFW na lagi nagsusubaybay ng Abot Kamay na Pangarap. At thank you din po sa lahat ng suporta sa aking mga family, friends, ayan, sa lahat ng mga tumatangkilik sa akin channel. At God bless po sa lahat at lagi po kayo mag-iingat at huwag niyo pong kalilimutan, lagi mag-pray. Bye-bye! Thank you guys!